Good news muli, mga kababayan. Ano-an niya yan, Mr. Maravillas? Baka mabad trip naman yan yung mga dilawang DDS. Talagang mababad trip po ang mga dilawang DDS ngayon. Kasi... Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po yung napakagandang balita. Yung mga pinagmamalaki nila na achievement ng past administration, basag na basag mga kababayan sa naging report ng ating Pangolong BBM! BBM! Ano-an niya yan, Mr. Maravillas? O ito po ang news release ng Presidential Communications Office. Oh. O di ba napakagandang balita ito? Sabi dyan, yung ating gobyerno made significant progress in fighting illegal drugs at grassroots level. Para niya, Mr. Maravillas, nagiging madalas ang paglabas-labas sa kanyang vlog, personal vlog ng ating Pangulong Bongbong. Kailangan kasi po, kasi tumindi yung paninira sa kanya. Sabi nga ng isang analyst po, the past several weeks, talagang nag-intensify po yung mga kalaban ni President Bongbong. Nag-intensify po sa paninirang puri. So, pwede naman pala niya, Mr. Maravillas, na magtagumpay ang war on drugs na walang tukang-tukang, ejige-ejige. Tama po kayo, mga kababayan. Sabi dito sa mga reactions ng ating mga kababayan, pwede naman palang walang patayan sa paglaban sa droga. Pwede naman po. At napakarami nga mga kababayan na mga members ng Philippine National Police ang inireport ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nakasuhan ng ating gobyerno, ng ating mga authorities. O yan po ang sabi mismo ng ating Pangulong Bongbong. 177 police officers charged with drug-related offenses in NCR alone, and DOG pursuing 151,000 plus court cases po. Kita ninyo, talagang BBM lang po ang sakala. Kaya po, nag-rehas na lang mga kababayan yung mga dilawang DDS ng kanilang mga propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung yung video daw, ipinagpipilitan mga kababayan ng mga dilawang DDS na vloggers na may video. Yung poon mismo ninyo ang nagsabing wala. O diba? Yung inyong patron mismo yung nagsabi. Kaya kung may lumabas na video mga kababayan, kasi niluluto pa siguro, malamang AI po. AI generated. O diba? Wala nang imposible ngayon po sa pag-produce ng mga faking videos po. Mga pictures and videos kaya nang gawin na parang totoo sa pamamagitan ng artificial intelligence. Kaya obsolete na po yung kasabihan na pictures don't lie. Now pictures lied. Diba? Kaya mga kababayan, ang ginagawa ngayon ng mga dilawang DDS, lalo na po si Jason Zhao, nirehas niya yung pulboron issue. Kapag nagkakaedad ka na, namimili ka na ng kakainin mo, yung malambot at madaling matunaw sa bibig matapos isubo at kinakain ng hindi nagmamadali. Ganun na lang mga kababayan, yung mga ginagawa. Nangangantsaw na lang po yung mga dilawang DDS kasi po, basag na basag yung kanilang propaganda. You resorted kasi sa gutter politics na tinatawag. At yung mga propaganda po ninyo, ang babaw. Diba? Alam ng mga mamamayang Filipino na mga sinungaling kayo. Pero anya, Mr. Maravillas, nakakabilib din ito mga dilawang DDS. Kasi yung kasinungalingan nila, yung mismong kasinungalingan nila, pinaniniwalaan nila. Ganon, talent din yan mga kababayan. Yung magaling kang gumawa ng mga kwento-kwento, kwentong kutsero at kasinungalingan. Pagkatapos,
yung mismong ginawa mong kasinungalingan, alam mong kasinungalingan, pininiwalaan mo. O, di ba? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel para labanan po natin yung fake news ng mga dilawang DDS. Yun ang ating pakiusap sa mga Marcos loyalist. Huwag po tayong patatalo sa mga black propaganda nitong mga kalaban ng gobyerno, mga anti-Marcos forces. Lagi ninyong isishare, isusubscribe sa yung ating mga videos po at mga channels po natin dito sa YouTube. Ayos pa? At saka pala, huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So, balik tayo mga kababayan dito sa ating topic. So, pwedeng-pwede pala na walang tukang-tukang, walang EGK-EGK. Kaya sabi nga natin, kung nasadlak sa problema si Maudigs, dahil po sa kanyang kagagawan, wala man dapat sisihin po, kundi yung kanyang sarili. Kung pumasok dito, yung ICC, siya man lang po yung dapat nasisihin. Kayaan niya siguro, Mr. Maravillas, tumiklop yung pakpak ni ni Maudigs. Nagbait-baitan. May kailangan kasi sa ating Pangulong Bongbong Marcos na feel niya yung pagiging strong leader ng ating Pangulo. Gusto na niyang makipag-usap at naglangis-langis. Hindi man daw, wala man daw kinalaman yung Pangulo sa ICC. Pati si, ano, si Harimau, yung kanyang dating spokesman po, nilaglag. Di ba si Harimau, mga kababayan, yung siging sabi na alam ng ating Pangulong Bongbong? Pagkatapos biglang sinabi ng kanyang amo, wala man na niya, matagal na yan yan. Matagal na niya yan. Gusto kasi niyang iligtas una yung kanyang kaibigan na si Pastor Kibuloy na damay po yung SMNI. Masasara po. Tapos siyempre po yung pinasa ng Congress na resolusyon na nananawagan para pumasok na yung ICC. Biglang na bumait si Maudigs, hindi umobra yung kanyang pambubuli. O, ito yung ebidensya, mga kababayan, na hindi man kailangan yung EGK-EGK. O, sabi dito, war on drugs ni FRRD noon, FPRRD noon, yung death toll sa drug war po, above 5,000. Pero tingnan mo po itong ano, tingnan niyo po itong war on drugs ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi diyan, government made significant progress in fighting illegal drugs. 10.41 billion pesos na illegal drugs yung nakumpiska. 27,000 barangays cleared under Marcos drug war. Kita ninyo, mga kababayan. Tapos sabihin ng mga fake news peddlers na dilawang DDS vloggers, mga kababayan, achievement daw ito ng kanilang patron. Napakalinaw po yung report ng ating PNP. Unang-una, kayo mismo yung nagsabi na to make over yung ating Pangulong Bongbong Marcos, bumalik yung droga sa ating bansa. Ari ba? O ngayon, nag-implement ng kanyang war on drugs yung ating administrasyon. So ito na ngayon yung accomplishment report. Tapos sasabihin ninyo, accomplishment pa ito ni Maudigs. So sabi dito sa balita ng Presidential Communications Office, na i-report ng PNP na we have successfully confiscated an estimated 10.4 billion pesos worth of illegal drugs in 2023. O, ibig sabihin ninyo, ngayong 2023, achievement pa ito ni Maudigs? Siya pa ba yung Pangulo? O, di ba? In clearing large number of barangays of drug influence, masasabi natin na 27,968 na mga barangay ang naideklara na na drug cleared, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Mismo na yung ating Pangulong Bongbong yung direktang nagre-report po sa ating mga mamamayang Filipino. Marcos said, in a video message, as he reported the government anti-illegal drugs campaign. So sabi ng ating Pangulo, magandang progreso ito
sa grassroots level dahil ang mga barangay ay pag nasabi natin ay clear dyan, madali nating i-monitor at maayos na ang patakbo doon. Siyempre yan, lagi rin nating tinitingnan yung rehab, yung prevention na hindi na pumasok yung mga kababayan natin sa masasamang ugali tungkol dito sa drugs, at kung sino man ang nasubo na ay bibigyan natin ng tulong sa pamamagitan ng mga rehabilitation center. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, so ang focus niya ngayon hindi lang po doon sa paghabol sa mga drug syndicate sa pamamagitan ng yung dating police operations po ng PNP at ng PDEA, pero wala na po yung dating sistema na tukang-tukang at saka AGK-AGK. Kasi sabi nga natin, itong mga nagagamit ng droga, sila po ay biktima rin. So, nag-focus din ang ating administrasyon sa rehabilitation ng mga nalulungpo sa ipinagbabawal na gamot. Ganon. So sabi rito, the national government has made inroads in addressing illegal drugs at the local level in work with 50 provinces, 1,160 municipalities, and 30 cities in implementing the Anti-Drug Abuse Council. Sabi ng ating Pangulo, nakapagpagawa tayo ng 74 inpatient treatment and rehabilitation facilities to provide a path to recovery for those who want to break free from their addiction. So aside from confiscating around 10.4 billion pesos worth ng illegal drugs from January to December 2023 and clearing more than 27,000 barangays of narcotics, the PNP said it also arrested 56,495 suspects after conducting more than 44,000 anti-illegal drug operations. Kaya po, yung mga sinasabi ng mga dilawang DDS vloggers na bumalik na po yung droga, hallucinations man lang po ninyo yan, nananaginip kayo ng gising kasi hindi pa kayo makamove on, hindi ninyo matanggap, wala na kayo sa posisyon. Diba? Kaya gusto ninyong i-destabilize yung Marcos administration at iluklok si Inday. Huwag kami mga dilawang DDS. O ngayon, yung mga vloggers destabilizers, tinutugis na rin ng ating gobyerno. Buti nga sa inyo, mga fake news kasi kayo. So sabi rito, the recent government success was under President Marcos' new approach to address illegal drugs by focusing on rehabilitation, reintegration, and preventive education programs specifically for the youth. Kaya hindi po nag-iingay ngayon. Narinig ninyo yung human rights? Wala na tayong naririnig galing sa mga human rights groups, kahit sa Commission on Human Rights. Approve nila, mga kababayan, itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na paglaban sa illegal drugs. Tama po, mga kababayan. Kaya sa sobrang pagkaampalaya ngayon ng mga DDS po, ito na lang yung pinagagawa nila, manganchaw. Kumakain ng pulboron. Paano naman anya, Mr. Maravillas, natigil yung 1 million 1 million consultancy ni Jason sa sarado, suspended pa po. Tigil mo na yung operation. Italo pa sila doon sa inti sa yung appeal nila sa Court of Appeals. Talo yung SMNI. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Kababayan, gusto ninyo itong itry? Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Regenera Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application, you will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, i-try po ninyo ito. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gagawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos?
Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga nagana pala ng Malinis and Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. So ito po mga kababayan yung aming car rental. Brand new Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. So kahit saan po kayo gustong pumunta, pwede kayong magpabook all throughout the world para makatipid po kayo, makamura kayo. Pati sa mga hotel, nagbabook po kami dito. May paymaya po kami, may bayad center din. Doon na mismo mga kababayan sa aming Colossal Fitness Gym Euro, ang office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Glanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, contact Jilon Maravillas, number niya 0966-802-0949. Lagi na matao din dito po, mga kababayan. Ayos pa, ayos na ayos na niya, Mr. Maravillas.